May kapapasok lang na balita mga buddy. Nabasa lang natin dito. So, pansamantalang pinatitigil ng Commission on Elections o COMELEC ang bisa ng pinirmahan nilang Memorandum of Agreement sa online news agency na Rappler. Sa kautusan na pirmado ni Acting Chairman Socorro Inting, deferred ang lahat ng aksyon na may kinalaman sa COMELEC-Rappler Memorandum of Agreement habang pending ang petisyon ng Office of the Solicitor General sa Korte Suprema. Nauna nang nagsampa ng petisyon ng OSG sa Korte Suprema para patawan ng temporary restraining order ang kasunduan. So may naka-insert po dito na document na pirmado ni Acting Chairperson Socorro Inting. So yun po ang kapapasok lang na balita. Ibig sabihin, natakot ang COMELEC sa ultimatum ng OSG. So tinutuon ng OSG. Mas maigi dito ay magpalit na lang sila ng media na magkakaroon sila ng Memorandum of Agreement nandiyan ng SMNI. Okay, punta tayo sa ating main topic. May bagong ini-appoint si Pangulong Duterte na COMELEC chairman at saka dalawang commissioner. So ito ay si National Commission on Muslim Filipino Secretary Saidamen Pangarungan bilang COMELEC chairman, at yung dalawa na commissioner ay si George Erwin Garcia at saka si Amy Neri. So ang direktiba dito ni Pangulong Duterte ay para masigurado ang tapat, ang mapayapa at credible and free elections. Yan po ang sinabi ni Martin Andanar. So panoodin natin itong pahayag niya dito. Kumpirma ng Malacanang na pinirmahan ni Pangulong Duterte ang appointment papers ni na Mr. Saidamen Balt Pangarungan bilang ad interim chairman ng Commission on Elections o COMELEC, Mr. George Erwin Garcia bilang ad interim COMELEC commissioner, at Ms. Amy Torrefranca Neri bilang ad interim commissioner ng COMELEC. The directive of the president is to ensure an honest, peaceful, credible, and free elections. Okay, so yan po ang pahayag ni Martin Andanar. At ang sunod natin na tingnan ay itong maikling sinabi ni BBM dito sa Giginto, Bulacan, no? So ito, panoodin natin to. Kaisa at kaya naming harapin. At sasabihin natin na hindi lang kami nakaraos dito sa krisis na dinaanan ng buong mundo. Hindi lang kami nakaraos, kundi kami sumikat pa dahil sa galing at sipag at pagmamahal ng mga Pilipino sa isa't isa. At sasabihin muli natin at haharap po tayo sa kanila at muli tayong sisigaw. Ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino. Naniniwala po ako dyan kasi kahit naman sa ang sulok ng mundo, basta may Pilipino, talagang kakikitaan mo yan ng kakaibang talento, mga OFW. Talagang likas po sa ating mga Pilipino yung pagiging mahusay sa iba't ibang larangan, tsaka very resilient, masipag sa trabaho, dedicated, talagang isinasakripisyo ang kanyang pamilya para lamang magkaroon ng magandang kinabukasan ito. Talagang napakadaming mga nagtatagumpay sa iba't ibang larangan ng mga kapwa nating Pilipino. Yan po yung gustong iparating ni Bongbong Marcos dito sa kanyang speech. At yung susunod natin na video na ipapakita, naniniwala ako mga buddy na kapag ikaw ay totoong isang BBM supporter, naniniwala ka sa mga plataforma ni Bongbong Marcos, naniniwala ka sa mga programa, mga proyekto na kanyang gagawin, yung kanyang mga sinasabi sa mga campaign rally, hindi na mababago yung isip mo niyan. Kahit na ano man ang iba to kay Bongbong Marcos, kahit na sabihin na ganito siya,
duwag, magganakaw, diktador, o anak ng diktador, hindi na mababago yung pananaw mong yan, lalo-lalo na kung ikaw ay mulat sa poll ay nakasuporta sa kanya. So itong video na to, nakita ko sa Gigintuin, isang BBM supporter yung nasa harapan ng stage at nabigyan ng pagkakataon na makapagsalita. So tingnan natin kung ano yung magiging reaksyon ni Bongbong Marcos tsaka ni Sara Duterte nung marinig yung sinabi nitong supporter na ito. Ulitin natin mga buddy. So hindi nakatiis si BBM at saka si Sara, nilapitan nila itong babae at ito nga niyakap ni Bongbong Marcos. So sumunod naman si Sara. Yan ang tunay na supporter mga buddy, no? Talagang ramdam mo talaga yung pananabik, yung mga sinasabi niya, talagang tago sa puso. Hindi kagaya nung napabalita na yung pag-angkas ni Lenny dun sa isang nakamotor na kung saan inabot din ng bash. So yun din ang mali ng ibang mga BBM supporter. Huwag po nating i-bash yung mga ganun. Kasi hindi naman kasalanan nung driver na kung gusto niya pasakayin si Lenny, walang problema doon, pero huwag niyo nang i-bash. So yung pala ay mga BBM supporter, at dahil nga daw doon sa ipinakita nung ibang mga BBM supporter na pambabasa kanila, parang gusto daw nila na magbago ng kampo ng susuportahang kandidato, parang gusto na daw nila kay Lenny. So yung mga ganong mga tao, hindi yung mga totoong mga supporter. Talagang alam mo na madali silang madiktahan, madali silang mapaniwala. Ano naman kinalaman ng mga pambabasa kanila doon sa plataforma o sa programa na ginagawa o gagawin ng Unity Team, di ba? Wala. So dahil lang doon sa away na yon, dahil lang doon sa pambabasa kanila, magpapalit sila ng kandidato. Napakababaw na dahilan noon mga buddy. Hindi yun totoong supporter. Ganito yung totoong supporter, talagang naniniwala kung ano yung katotohanan lang. Kasi kung ako, madidismaya lang ako or baka magbago yung isip ko, maaaring hindi ko suportahan si Bongbong Marcos, kung meron siyang lalabas na video na nananakit siya ng tao, nagmumura siya, at naninira siya. Totoo yung mga pinaparatang sa kanya, nag-knockout talaga siya, may conviction na nangyari. Ayan, siguro dyan magbabago yung isip natin. Baka lumipa tayo ng ibang susuportahang presidente. Pero kung yung mga ganito lamang na mga maliliit na bagay, hindi natin kailangan na magbago ng susuportahang kandidato. Dahil lamang sa nabash tayo ng kapwa natin BBM supporter, pagbabago tayo, babaliwalain nyo na yung mga programa na ipinapahayag ni Bongbong Marcos dahil lang doon sa ibang tao. Di ba napakababaw?
kung siya mismo ang magkakamali, kung siya mismo yung gagawa ng hindi maganda, si Bongbong Marcos, ayan, medyo siguro, didistansya na tayo, tutuligsain na rin natin siya dito sa ating vlog. Pero hanggat nakikita natin na totoo yung kanyang mga pinapahayag, totoo yung kanyang pinapakita, wala siyang mga kaso, no? Maganda yung pakitungo niya sa kanyang mga katulong, sa kanyang mga tauhan, walang lumalabas na negatibong balita tungkol dyan at talagang napatunayan na ginagawa niya, bakit natin kailangan na mapalitan ang suporta natin, di ba? So yun po ang ating tinutukoy dito. Hindi kagaya nung sinasabi nga noong ipasakay kay Lenny sa motor, na kung saan ay nabash lang sila ng mga BBM supporter, ay magpapalit na daw sila ng kandidato. Napakalabo nun, napakababaw nun na dahilan.